Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon pag-usapan natin ang thought form at ang collective thoughts. So sa previous video ko, medyo 2 years ago na yun or 1 year ago, na-mention ko yung mga types of ghosts, di ba? So isa sa mga type ng ghost ay thought form. Pero hindi lang siya sa ganong paraan or sa ganong aspeto o sa senaryo nangyayari. So may ibang bagay pa na nagaganap ang isang thought form na inaakala natin na ito ay parte ng realidad. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ko lumago ako YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, don't forget the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag natin patagalin, patuloy na tayo. Mga migs, para mas maintindihan ninyo ang idea ng thought form, so dumako muna tayo sa thought form bilang isang ghost or isang multo or ano bang term natin dyan, spirit. Hindi din siya spirit kasi wala siyang sariling pag-iisip. Kasi ang thought form po ay nabubuo lamang sa pamamagitan ng isip ng tao. So para siyang idea mo na nag-manifest into other dimension in the higher realm or sa mundo ng astral or mundo ng spiritual. So bibigyan ko kayo ng example ng isang thought form. Ganito mga mix. Kunwari may isang puno, which is wala naman talagang white lady. Pero may isang loko-loko nagsabi na huwag kayong pumunta diyan kasi may white lady diyan. Ang mga tao, hindi lahat ay naniniwala, pero meron ding mga naniniwala. At minsan, hindi mo malalaman na isa sa mga naniniwala ay ang mga taong may malakas na psychic energy. So, yung naniwala doon, tapos may malakas na psychic energy, minsan nabivisualize niya yung puno na may nakatayong white lady. So, yung energy niya maaaring mag-create ng isang illusion. O minsan, mag-manifest talaga yung ganong senaryo na may isang white lady. But it's made of energy. Hindi siya made of spirit. Kumbaga, yung white lady na yon, kung dadaanan mo yun, kakausapin mo, hindi makakausap yun. Kumbaga, hologram lang siya, picture lang yan ng doon. At habang dumadami ang tao na naniniwala na mayroong white lady dyan, na-charge yun. Nadadagdagan ang energy ng image na yon na visualize ng isang bata o isang tao na may malakas na sidekick energy. So sa pagdating ng panahon, dadami at dadami ang tao na naniniwala na may white lady doon. So lalakas ng lalakas ang energy ng image ng doon. Hindi ko siya tatawaging entity kasi wala siyang consciousness. At meron pang mas malakas na puwersa na magpapacharge doon kung merong isang tao na may isang psychic ability or isang tao na bukas yung third eye na kayang i-access ang frequency ng energy ng image nandoon. So pag nakita niya yon, tapos wala siyang alam about psychism, about paranormal, sadyang bukas lang ang third eye niya, so, maniniwala siya ng white lady yon. So, matcha-charge na naman yon kasi malay natin yung news or pagkakita niya doon ay ikwinento niya sa ibang tao. So, yung mga paniniwala, yung energy ng mga paniniwala, nagka-combine na sila at na-charge na doon, yan ang tinatawag na collective thoughts. So, sa dami ng taong naniniwala, magmamanifest na siya into other dimension. Hindi rin mabuti na gumawa ka ng thought form na hindi mo kayang kontrolin. Kasi pag ang thought form na yon ay na-charge ng isang entity tulad ng mga fallen angel, so maaari nilang akuhin yun. So, hindi na sila mag-aaksaya ng energy kasi naka-charge na yun eh. All they have to do is to charge it to their own energy at gawin yung parang puppet nila or parang persona nila. Pwede lang sapian yun. Lalo na pag mga low vibration entity.
So sa anong bagay pa nagagamit ang thought form? Ito. Tulad nung na-discuss natin na hun pa yun na amulet. So isa yung thought form. So yung psychic energy ng monk, sina-charge niya yung amulet na yun. Iniisip niya kung sino man magsuot nito o magmamay-ari nito pag may masamang spirit na kumalaban sa taong yon, ang energy ng thought form na naka-charge dito ay yun yung magtatanggol sa taong yon. So, yun yung nangyayari. Pero yung thought form, wala yung sariling pag-iisip unless kontrolin yan or akuhin yan ng isang entity na mas malakas. Tulad ng mga fallen angels, mga spirito ng mga Anunnaki. Kasi kahit ang tao na may malakas na psychic energy, meron kang third eye, pwede kang gumawa ng sarili mong thought form. Pwede kang mag-visualize ng sarili mong mga gabay. Tapos i-charge mo yan. Akuhin mo na sayo yan. Bigyan ko kayo ng example. Ah. May isang tao na gumawa siya na ng thought form. So hindi siya niniwala. Akala niya, ano lang, fake news lang yun or kathang isip lang. So, nag-visualize siya ng thought form na palagi ko nun niyang sabay-sabay. So, isang babae. So, until such time na nagpunta siya sa isang probinsya, kinausap siya ng isang matanda na babae na mayroong bukas na third eye. Sabi niya, boy, meron kang gabay. Ito yung itsura ng gabay mo. So, the way na nag-describe yung matanda na may third eye, isang albularyo din yun. So, yung description ng matanda, same sa description ng iniisip niya na thought form na magiging gabay niya. So, yung taong yun, wala yung alam sa lihim na karunungan. Ha? So, sadyang sidekick energy lang yung ginamit niya. At hindi ka rin basta-basta makagagawa ng thought form kung hindi ka marunong mag-meditate. Hindi ka marunong mag-white light kasi saan mo kukunin yung energy para i-charge yung thought form na yun? Sarili mong energy, sarili mong buhay. So, mas madali kang mamamatay. Mas madaling maubos ang life force mo. Kasi pinifeed mo sa thought form mo. Pag tsugi ka na, kukunin yan ng entity. Yung mga malalakas na entity yung thought form mo. Kasi wala ka na, na bilang may-ari doon. Meron pa ngang isang testimony na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang bigyan ng proof or bigyan ng explanation. Pero maraming taong naniniwala. So, gumawa siya ng thought form. Parang binisualize na yung sarili niya. As a thought form. Nung natsugi siya, sinapian daw niya ang kanyang thought form. So, yun yung nangyari. Tapos, nakausap yun through mediumship ng isang tao na meron ding alam about paranormal investigation. So, meron yung kasama ng isang medium, pinasapi yung entity na. Para matatawag na siya na entity. Kasi, sarili niyang thought form, nung natsugi siya, inako niya, sinapian niya. Alam niyo kasi, sa mundo ng paranormal, saka sa mundo ng hiwaga, huwag ka lang puro usal ng usal. Gamitin mo rin yung visualization mo, yung psychic energy mo. Kasi, yung mga usal ng usal, yung ginagamit yung mga orasyon, thought form din naman yan ng ibang tao. Sina-charge na lang yung thought form nila. Kayo ang lugi dyan kasi, pahiramin lang kayo ng ability ng thought form na yon, pero yung energy na binigay nyo, hindi na yung mababalik sa inyo. Magagamit nyo yon sa kung anumang activities nyo yung gagamitin, sa panggagamot ba, or pagpapasapi ba, pasampa ba, ganun. At ito, no offense sa mga relihiyoso. Ah, kasi sabi nila, kung totoo daw ang kwento ng mga Anunnaki, bakit daw gumagana yung Bible? It's because the entire Bible, kinopya lang yan sa kwento ng mga Anunnaki, ginawa nilang sarili nilang kwento at naging thought form kasi maraming naniniwala. At sa dami ng taong naniniwala, nagmanifest na yan. At sa dami ng tao na naging member ng relihiyon na yon, na naging santo o may mga sidekick energy tulad ni Padre Pio, ni Saint Ignatius, so mas malakas ang charge ng thought form na yon. Kaya nagmamanifest na siya. So yung mga demonyo na nanggugulo sa inyo, maaring likha lang din ng thought form ng book na yon.
So, kayo lang ang gumagawa ng sarili niyong multo. Pati impyerno, pwede yung mag-manifest pag natsugi ka na. Kasi na-charge na yan na thought form eh. So, paano ka ba makakalabas sa ganong thought form? Para pag natsugi ka, hindi ka lamunin ng thought form na yon na napakalakas. Ang dami ba namang miyembro ng relihiyon na yan sa buong mundo? All you have to do is itaas mong frequency mo. Dapat pag natsugi ka, yung espiritu malakas ng vibration. Para hindi ka nila maako. Kung hindi ka man makaangat into higher dimension, it's because hindi pa pwede. So at least mare-reincarnate ka into a better family, better society. At pag reincarnate mo, mas malalim na yung wisdom mo. Mas maganda pa pag na-unlock mo yung memory ng past life mo. Kung totoo ang reincarnation, totoo ang langit, totoo ang impyerno, purgatorio, bakit mas lalong dumarami ang population ng tao? It's because yung iba dyan, hindi na espiritu ng tao. May mga isinilang na dyan na espiritu ng mga Anunnaki. So, parang invasion lang through spirit. At yung totoong espiritu ng mga tao, instead na ma-reincarnate sila dito sa mundo, so anong nangyari? Nakulong sila sa thought form ng likha ng mga Anunnaki. Nakulong sila doon sa dimension ng impyerno o purgatorio. Kasi pag sinabing langit, higher dimension na yun. So, bakante na ang mga vessel dito sa mundo, mga katawan ng tao. So, yung mga Anunnaki na yung papalit. Hindi nyo ba naisip na habang tumatagal, lalong pumapangit yung sistema? Maraming mga korap na politiko, maraming mga magnanakaw, mga nasa gobyernong mga magnanakaw. It's because hindi na yung espiritu ng mga tao yung iba dyan. Kasi ang totoong espiritu ng mga tao, yun yung isang tao na mahal yung kalikasan. Kasi ang mga tao attached sa kalikasan. Although ginawa tayo ni Ia, isang Anunnaki, na gamit yung genes niya, pero yung katawan natin, yung egg cell na ginamit para mabuo tayo ay galing pa rin sa Earth. Galing sa evolution ng Earth. So, malaking parte ng buhay natin ang kalikasan. So, dapat sana mahalin natin kalikasan. Yung mga taong walang pagmamahal sa kalikasan, troso ng troso, mina ng mina dahil sa pera, malay natin, hindi na yan totoong spirito ng tao. Spirito na yan ang mga Anunnaki na ini-invade na ang ating mundo through spirits. So, yung totoong spirito ng mga tao sa pananampalataya nila na mali, naniniwala sila sa maling paniniwala. So, pagkatsugi nila, nakulong sila o hinawakan sila ng entity. Kasi hierarchy yung mga Anunnaki. Meron yung mga naka-assign na ikaw muna maghawak sa mga kaluluwa ng mga taong to. Kami muna ang sisilang. Ganyan lang yan. Cycle lang yan. So kapag nakapag-aral kayo ng Buddhism, Hinduism, so malalaman nyo yung about reincarnation. So mga migs, yan lang muna sa ngayon. Kita-kits tayo until next topic. Yun na po. Thank you.